Hello, kumusta? So, welcome back. So, mayroon tayong i-unbox tayo ngayon ng ayan. So, dumating na yung kapalit ng aking hot air. Ayan. So, hot air po ito, guys. Ayan, medyo malaki yung box. Binalot ng plastic. So, kagabi lang siya dumating. Ngayon natin siya bubuksan. So, hindi naman naka-identify yung presyo. Ayan. So, medyo matagal bago dumating. Galing lang siya ng Maynila. Kaya po pala. No? So, buksan lang natin. Buksan na natin. Ito yung aking hinihintay na pang repair. So, hindi na, walang nakalagay kung paano i-open. Binalot ng plastic. Start natin dito sa side. Walang nakalagay kung saan i-open. Ayan. So, likod yata ito. Likod. Hindi natin alam. Ayan. So, natin dito. Ayan. So, sa likod nga pala tayo. Walang nakaano eh. Kung alin ang ano. So, ito natin sa ilalim. Nandun ang resibo sa ibabaw eh. Nandun yung resibo. Kaya dito natin siya binuksan. Ayan, resibo eh. Ayan. Taas ko lang yung camera. Para kita ang lahat. Ito natin ang camera. Para kita yung ating unboxing. Siya nakalagay kasi nang bukasan, so hibahin na natin ito. Hibahin natin itong plastic. So, natanggal na natin 8610DX. Buksan na natin dito. Sana original ang laman, kasi pag hindi original, balik natin. Okay. Ayan. So, SMD, reward station. Lagay siya sa plastic. Manual siguro to, manual. Chinese, may English din naman. Yan yung ating binili. Picture. What's that? It's Chinese. Hindi ko mabasa. Sana natin. Ayan. Bumungad na po ang ating hot air. Hot air. Ayan, ito ang ating nozzle check. Nozzle natin. Check natin nozzle. Okay. Ito. Ito yung kanyang base. Base stand. Nozzle stand. Meron tayo dito ang box. Nozzle siguro to. Mga nozzle. Ayan.
palaki hanggang palaki. So, lima. 1, 2, 3, 4, 5. So, lima din yung lagayan dun. Ayan siya. At ito. Slap. Okay. Sa ground. Sa ground to. Nalagay sa ground. Magbaba muna natin ang box. So, ito na. Ano, kupi. Kupi yung dito. Sadong na ano. Ayan. Kupi. Pinakahod. Medyo kayo. Natin. Wala siyang kasamang adapter. Kailangan. So, walang pring adapter. Marami naman tayo dito ng adapter eh. Ayan. Wait, tingnan lang natin ang adapter na ito. Maganda lang pala ito. Kasi mabigat. Akala ko mabigat yung mga ganito. Maganda lang pala siya. Matigas din. So ito ay ano, parang malambot lang oh. Hindi pala siya masyadong ano, matigas. Position na natin. Ano, cell. Maliit. Nakaset na yung nozzle natin. Ito ay sa ground. Saksak dito sa likod. Okay, pasunta ng ground. Limita naman, hindi na ito ginagamit eh. Pero lagyan natin ng ground para for protection din. Sa likod, saka. Ito sa inyo. So, ayan po ang ating binili. So, gun. Kanyang nozzle. Nataklog pala yung isa na yun. Kanyang wiring. Sugon 8610DX 1000 watts in ampere. So, ano nya, bilog lang yung kanyang adapter, ano, adapter at saksak. Ting.
buksan na natin para matesting. Dito natin pala saksak sa baba. Switch on natin dito. Tcharam! Ayan, gumagana. So, nandipot niya. Nandipot ko siya. Mainit. So, 120. So, usok na usok ito yung pagbago. Kasi susunog pa yung nasa loob. Naman ang air niya. Malakas siya. Yung ganang kalayo. Abot dito. So, 120 ang air. So, saan tayo? Channel 1. Channel 1, channel 2, 350, 40 ang air, channel 3, 380, temperature niya 420, tapos dito ang ating ano, 120 air, ayan. 40 ang air. Mahinol lang pala siya. So, mainit naman. Mainit. Let's try natin. Mata dito na. Kalimitan kong ginagamit. Ito. Yan. Ito yung kalimitan ginagamit kayo. Kuha tayo ng board. Pag-test niya. Testing natin dito. Matatanggalin natin. Gawa natin. Hundred ang temperature. So, channel ano tayo? Channel 4. 400 lang yung kalimita ko ginagamit eh. 400 dun sa old ano ko. Sa old na aking hot air. Ayan. Dito. Try natin kumainit. Tayo ng tweezer. No? Bukas pala siya. Ano siya katagal? Pag matitigas. So 420 degree. Tapos 40 lang yung air. Tagal siya matanggal. Ayan, tatanggal niya. Wow, ayos. Painitin muna natin, hindi. Okay. Try naman natin SMD capacitor. So channel to tayo. 350. 40 lang yung air. Try natin. Malakas ang air pala na ito. Kumpara dun sa aking ginagamit. Tingnan
Tingnan natin kung ano katagal. Yung sa kabila ko kasi ginagamit yung luma. Matagal siya eh. Diba? Bilis lang. 18 seconds lang siya. Tanggal na agad. Ayos. Mabilis talaga siya. Maganda. Kaya lang tong hose na ito ang mahuna. Ito, ganito. Pag ito yung nabutas, wala na. Yan sa hangin. Magkana naman lahat ng temperature. Channel 1 nga tayo. 300. So, book natin siya. Isad-isad natin ang kaunti. So, capacitor ulit. Tarani natin yung capacitor. Gano'n niya. Kaya painitin sa loob ng 300 degree. O air natin ay 40. Limitan dito, channel 2 eh. Channel 2, channel 4 ang ginagamit ko. Tsaka channel 3. Channel 1, 300 baba pa eh. Matagal. Hindi siya ganun kainit. Yung ano. Hindi niya matagal. Ayun, lambot na. Okay siya. Mas maganda siya. Kasi yung aking hotter na ginagamit, puro 400 lang gamit ko din eh. Kasi pag yung mga 250 o 300, ayaw niya. Walang nangyayari. Mahina. Murahin lang kasi. Okay na. Okay na. Try natin kung mamamatay. Gano'ng mabilis mamatay. So yan. Bilis talaga mamatay. Nagpo-full speed ang kanyang air. 120. Natin kung bumagsak agad yung temperatura. Mabilis siyang uminit. Pero matagal ang bumagsak ang temperature. Yun. Mabilis din pala kahit pa paano. Kumpara din sa aking ginagamit, ang tagal bumagsak. Yan. Matagal na to. Malaki na ang kinita sa akin ito. 2,000 ang bili ko dito. Sa aking hotter na ito. 850. 850, 8D plus. Hindi ko alam anong brand niyan. Nabili ko lang niya sa Shopee. Nasa 2,000 ang bili ko doon. So ito, nabili natin, pinag-ipunan natin. 8.5 yung aking kuha. Nasa 8.5. 8.5. Isang buwang repair. 8.5 at tapos ito. 4,000. Isang buwang repair yan. Na naipon. Naipon natin. So yan. Kaya na, titira natin to sa aking video card. Kasi hindi matira, hindi kaya ng video, hindi kaya ng yun, hindi niya kaya tanggalin yung IC ng video card na iba. Lalo na yung mga malapad yung IC. Hindi kaya ng aking hotter na yun. Kaya bumili ako nito kasi kailangan ko siya. Lalo na yung iba, yung sa MacBook. Ayaw rin niya matanggal ng IC gamit yung isa na yun. Kahit full air, malakas ang air, kahit 400 degree siya, ayaw, hindi kaya. So dito, for sure, 1,000 watts kayang-kaya. Yan, okay na. Okay na yung aking pag-unboxing. So nakita ko naman, good siya, working, gumagana. Ay, tanggalin. So, umiinit naman siya. Yan. Mabilis lang siya. Init agad. Pagtanggal, pag ano mo. Maglit lang siya mag-ano. Mga gantong programmable na hot air. Maganda talaga siya. Natin may mga brand. Yan. May ano dati, yung sa na-add to cart ko dati, 7.5 lang siya ng December. Kaya lang nag-ano na siya eh. Sold out na siya Shopee. Kaya sayang 7.5 lang. Ganito rin siya. Sabi ng seller, wala na daw i-stock eh. Kaya nabili ko yung 8.5. Sayang, 1,000 yung difference. Ayan. So okay na yung ating hot air. Ito na yung aking unboxing. Then makikita nyo na ito sa aking mga video na ginagamit natin ang hot air na to. So magagamit na yun sa ating
magagamit ko na ito sa aking pagre-repair, mga bilisan. Yung mga tunog na yun, makikinig yan sa aking mga vlogs sa aking YouTube channel. So ayan, okay na. Meron na akong hot air, magandang hot air. So meron na din akong DC bench, dalawa. So pwede na yan. Ang next nating bibilhin naman ay oscilloscope. Simula naman natin pag-aralan yung oscilloscope. Kompleto na rin kasi ako sa mga tools. Ayan, meron na tayo mga tools, magagandang tools. Maganda siya gamitin, lalo sa mga ICs. So dalawa yan. Napakarami kong nabiling set ng tweezer. Ayan, bago ko nabili yung medyo mahal kasi yung mga ganito Ayan, so nabili kong tweezer. Set na rin to ng tweezer na relight. Tapos mga ito set ng relight. Screwdriver. Ayan. Tapos nakabili din ako ng sipo, ganyan. Tapos ganito, medyo mahal din yung mga lagayan tulos na ito. Tapos ng aking soldering iron, ay mumurahin pa. Ayan, mga tig 250, 300 lang yan. Sunshine tools. Ayan, so yan pala yung ating mga napupunda sa itong microscope natin. So next natin ay oscilloscope and yung ating i-upgrade natin to. Yung autofocus na tag dito. Autofocus nito. Meron ito 26,000 21,000. Yung ganito. Para sa monitor. Pero okay naman, nagagamit na natin. Malaki na rin ang naitulong nito sa ating pagre-repair. Yan. Yeah. Siyempre, ang ating unboxing na Sugon. 8610DX. Yan. Malaki may tutulong yan sa ating pagre-repair. Ayan. Ito hanggang dito na lang yung aking unboxing. And salamat sa inyong panonood. Ayan. Mga gusto nyong bumili, bili na po kayo. Marami po nyan sa Shopee. Hanap lang kayo ng mga pinakamura. Pinakamurang presyo. Hindi nyo mapagkakatiwalaan. Magaganda yung review. Maganda naman yung review nung nabilang ko nito mayroon siyang magandang feedback. Kaya bumili din ako dun sa store nito. Ayan. So far okay naman. Okay naman siya. Wala siyang butas. Ayan. Buong-buo naman yung ating hose. Ayan. Medyo kupi lang siya dito kanina, pero okay lang kasi nakukupi naman talaga to Ayan. Kasi nakaganto kasi siya, tinali nila dun sana. Ganun talaga naka-unbox kasi. Okay rin. Ayos, maganda. I'm satisfied. Ayan, thank you for watching. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. See you in the next video. Bye bye. Ganda.